Ayun, mga pe, pasensya na kung ngayon lang tayo nakapag-upload ulit ng video. Yung gagawin natin, itong communal na emperor scorpion natin, siguro makikita nyo naman masyado ng maliit tong enclosure na to. Ngayon lang talaga ako nabakante para i-rehouse tong mga communal emperor scorpion natin. Diba, anim sila. Alamin rin natin kung ano yung mga gender nila bago natin sila i-rehouse. Dito natin siya ilalagay sa enclosure na to. Ilalagay ko na lang yung sulat dyan, yung haba, yung sukat ng enclosure na to. Yung background nito ay excavator clay. Hinaluan ko ng sand, kung makikita mo yan. Excavator clay lang yan, dinikit ko, pinatuyo ko ng isang linggo. Tapos ito yung hide natin, yung cork bark. Na-glue ko na rin siya, na-fix ko na rin siya. Ayan, nakikita nyo, naka-fix na siya. Ganito siya sa taas. At medyo, siguro mga 2 inches yung kapal ng substrate natin. Gawa to ni Boss Ranel Martinez pala, mga pre. Lalagyan muna natin ng substrate. Kokopit lang yung ilalagay natin, mga pre. Okay? Punuin muna natin to. Dadamihan natin ng konti, syempre. Kasi para makapag-dig sila. Tama ba? Dig. Makapaghukay. Hindi na nating Englishan. Alam mo naman na English plus lang tayo. Pupunuin natin siya. Para mag-enjoy naman tong mga emperor scorpion natin. Medyo dump yung substrate dapat. Tapos taktak natin ng konti para sumiksik. Ayan, di ko alam kung mag-hold tong excavator clay natin. Ayan, ganyan yung itsura niya. Medyo naparami-rami tayo ng subs. Pero okay lang yan. Kasi magagamit naman nila yan. Lahat. Ayan. Ayan yung basic setup natin. Saka na lang natin ilalagay yung water dish dito. Dito banda sa area ang to. So ngayon, i-gender pala muna natin yung mga scorpion bago ko ilipat. Kung paano ako mag-gender ng scorpion, kailangan nyo ng ganitong scope. Ito yung ginagamit ng mga nag-aalahas ata. Meron siyang UV. Ayan. Tapos meron siyang yung lead light lang na maliwanag. Ayan. Sisilipin natin dito. Tapos kayo na yung bahala kung kaya nyo mag-gender. Sa totoo lang, napakahirap mag-gender ng scorpion. Ng emperor natin. Yung iba magagaling. Pero ako, hanggat hindi nagmamature yung scorpion, hindi ko alam kung paano gine-gender. Gagamitin natin tong ziplock. Dito natin ilalagay yung mga i-gender natin na scorpion, tapos ipopost ko dyan yung picture nila at kung ano yung gender nila, okay? Una-unahin muna natin na mag-grab ng kung sino man yung mauna. Ayan. Lalagay mo lang sa ziplock, tapos fold mo. Hindi nasasaktan yung emperor nyan. Tapos gamitin natin tong lead light, tapos silipin natin. On natin. Ayan. Tapos, silip natin. Ayan, paki-ID na lang. Ipopost ko dyan yung picture. Ganun ko lang sila gine-gender. Yan yung first scorpion natin. Lagay natin. Safe rehouse. Ayan. Diba? Tapos yan. Pre-molt na rin ata yan. Tapos, kuha tayo ulit ng isa. Oops. Sa buntot ko sila hinawakan kasi yun yung pinaka-safe. Hold mo lang ng konti yung ziplock natin. Tapos on natin yung ilaw. Tapos send, ayan yung picture niya. Paki-gender na lang kung ano. Ayan, hindi gumagalaw yung scorpion dyan sa loob, di ba? Magi-gender mo sila. Sa mga desert type na scorpion, madali lang mag-gender doon. Kasi nga, kailangan mo lang na bilangin yung pictin nila. Yung counts, may bilang yon. Ayan, lagay natin ulit. Ay, sorry. Oh. Lagay natin. Tapos gamitin natin yung pangsilat. Ayan, yan yung pangatlong scorpion natin. Paki-gender na lang. Ayan. Tapos lagay natin dito. Tataktak mo lang yan. No need na mag-inarte pa. Simple lang. Kunin natin yung pangatlong scorpion natin. Ayan.
Pangatlo, lagay mo dun sa Ziploc. Tapos, baliktarin mo. And then, pa-gender ulit. Sa tingin nyo, male or female mga pre? Tingin nyo lang, babae o lalaki. Ayan. Tak-tak natin ulit. Ayun. Tapos, ibali may natitira na lang tayong dalawa sa loob ng lumang enclosure. Ayan. Kuha natin. Tapos, op. Ayan. Pag kinagat ka nito, pag na-sting ka, medyo katangahan na yun. Ayan. Hindi ka may sting yan pag nakaganyan. Ayan. Flat mo lang sa... Tapos, i-gender mo ng ganan. Tapos, ayan. Paki-gender lang. Ayan. Tapos, lagay natin ulit doon sa enclosure nilang bago. Ito yung panghuli natin, mga pre. Ayan. Oops. Tabi. Fold. Ayan. Nakafix yung Emperor Scorpion natin dyan. Tapos, silipin. Ayan. Nakikita nyo, parang mukhang female siya. Hindi ko talaga, hirap ako pag ganito. Sa tingin ko, Instar 4 pa lang to or Instar 5. Tingin ko, Instar 4. Di ko na nabibilang kasi nga, napakarami nila. Ito yung Scorpion natin, yung first batch natin. Ah, yung second batch. Nag-iwan ako ng 6. Ito lang yung mga iniwan ko. Tapos yung iba, syempre may mga kumuha na. Ayan, mukha siyang female kasi para siyang heart shape. Pero yung iba, nakikita nyo, napapansin nyo kanina, parang di naman nagkakaiba, di ba? Parang same pa rin. Same pa rin yung ano na, ng itsura ng, anong tawag doon? Lalagay ko na lang dyan. Ayan yung Scorpion natin, yung Emperor. Mga pre-mold na to, mga pre. At, yung paglalagay nito, ganito lang. Anim sila dyan sa loob. Ang sukat, at gawa to ni Boss Ranel Martinez. Okay? Ligpit mo yung mga pangsilip. Ito yung pangsilip natin. Sa Lazada ko lang ito nabili. Ayan. Currency detecting microscope pala ito. Hindi pala ito yung ginagamit. Pero ginagamit rin ito ng mga nag-aalahas. Ganyan yung itsura niya mga pre. Okay. Meron pa siyang alagayan. Kasama na din sa nabili. Ganun lang ako mag-gender ng Scorpion natin. Kahit dun sa mga desert type Scorpion natin. Mas mabilis ma-gender yung desert type. Compared dito sa mga... Forest Scorpion natin, napakahirap nilang i-gender kasi nga halos pare-pareho yung itsura ng pectin count ng tama ba? Ano ba tawag nun? Research nga. Ayun, yung operculum nila, ayan 'di ba? Ayun yung pinagkaiba. Check ko diyan. Ayun yung operculum, diyan mo madidistinguish kung babae or lalaki sa mga desert Asian Forest Scorpion. Pero sa desert type, pagbilang ka lang ng pectin kagaya niyan. Pag binilang mo 'yan, may specific count yung sa male at merong specific count sa female. Papaliwanag ko once na meron na akong mga scorpling na hot scorpion. Ayan, yung mga matataas yung venom. Ganyan lang yung simpleng setup natin sa Emperor Scorpion. Isang hide, dump na substrate, tapos maglalagay tayo ng water dish doon. Pasensya na, medyo mabilis ang video lang to, pero sa pag-aalaga nito, napakadali lang. Yung feeding ko nito is mas magandang pakain sa communal is lats kasi nagtatakbuhan sila. Pag dobya kasi naka-steady lang dun sa isang lagayan. Superworms naman, ang mahirap sa superworms, naghuhukay sila. Hindi mo sila di na sila nahuhuli ng Emperor Scorpion natin. Tapos ano pa ba yung iba? Cricket, probably pinakamaganda rin cricket kasi nasa labas lang sila. Ang problema mo lang sa cricket, huwag kang mag-iiwan ng buhay kasi baka patayin yung mga scorpling mo. Kinakain nila yan pag nawala na ng interest yung mga Emperor Scorpion scorpling mo. Ayan. Probably nasa Instar 3. Ayan, may tatlo na tayo doon, tapos may tatlo rin tayo sa loob. Mamaya magpapasukan na yan mga pre. Ayan, maganda ba yung setup natin? Paka-rate na lang mga pre kung maganda yung setup natin. Dito ko natatapusin mga pre yung video natin. At ayan yung kabuang setup ng Emperor Scorpion natin. Napaka-importante ng hide. Tapos yung... water dish, ihahabol na lang natin. Gawa to ni Sir Ranel Martinez at nandyan yung sukat, yung haba at yung lapad niya mga pre, saka yung taas. Ayan. Salamat sa mga naghihintay ng mga bagong upload natin mga pre. Salamat. At dun sa mga new subscriber, click nyo lang at
subscribe lang kayo, click nyo lang yung bell icon natin sa mga bagong nanonood ng channel natin. So ngayon, parati ako nag-upload ng video tuwing Wednesday and Friday, Saturday, pero minsan nag-skip ako ng isang linggo dahil nga sa marami tayong ginagawa. Pag di tayo naging busy, tuloy-tuloy yung upload natin ng video, mga pre. Ayan. Ayan yung setup ng Emperor Scorpio natin. Ayan, paalam mga pre. Dito na lang. Paalam!